Ang eye discharge, para siyang sore eyes, pero hindi siya sore eyes. Magkaiba sila ng sore eyes. You may just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Hello guys! Hello everyone! Ayan, so today, isi-share lang namin ang about sa aming eye discharge. Ayan guys, nagkaroon ng eye discharge ang aking mga kids. Ang aking isa kong anak, yung 5 years old, then siya, nagkaroon din siya ng eye discharge. So ano nga ba ang eye discharge? Ang eye discharge para siyang sore eyes, pero hindi siya sore eyes. Magkaiba sila ng sore eyes. Yung sa anak kong isan, parang namamaga yung mata niya, namumula, ayan. Pero maraming lumalabas na parang muta, yung parang ganon. Hey, baby. Ayan, tapos si baby din, may eye discharge din siya. So, yung sa panganay ko, guys, na eye discharge, ang ginawa ko doon is, nilagyan ko siya ng breast milk ko. So, for the first day niya, then, hinugasan ko muna siya ng malamig na tubig, no? Hilamos ng malamig na tubig, yung mata niya ba? Nililinisan ko siya, tapos sinabon ko siya ng antibacterial na sabon, tapos yon, tapos din nilagyan ko siya ng breast milk ko before siya matulog. So nung kinabukasan, nag-okay naman siya, nag-okay na, pero syempre nandun pa rin yung eye discharge niya. So it takes like 3 to 4 days nung nawala yung sa anak ko yung eye discharge. Buti na lang guys, nauna siyang nag-eye discharge kaysa dito. Kasi kung ito ang nauna, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi baby pa siya. So baka nagpanic na naman ang lola niyo. And then after niya gumaling guys, siya na naman nagka-eye discharge. Pero sa kanya, parang hindi masyadong malala na parang hindi siya natutuyo. Yung parang wet to yung pagka-eye discharge niya. So, hindi dumikit sa mata niya. Tapos, guys, yung pag-iyak niya, nakaka-help din sa pag-wash out ng eye discharge niya. So, dalawang mata. It takes like 5 days na totally siyang mawala yung eye discharge niya. So, now okay na siya. Parang 5 days na kasi. So, wala na siyang eye discharge. Ayan, ano ba yan? Nabobawol na ako. Wala na siyang eye discharge. So, okay na siya, guys. Wala ako may nilagay sa mata niya. Hinayaan ko lang siya. Balikin yung always clean the eyes na lang. Yung batang dito, yung cotton na bilog, yung cotton pads na bilog, hinati ko siya ng 4, divided by 4, parang pizza slice. Tapos, cold water, ilalagay mo siya sa mata niya pag natutulog siya para maka-relax ng konti. Hindi siya totally cold, guys. Ha? Yung parang yung tubig na galing sa ref, na ni-ref yung tubig, yun ang ilalagay nyo dito pag natulog siya para hindi niya magalaw, para medyo ma-relax yung mata niya. Yun, kasi mainit. Siguro, ano nang init yung sa katawan. Kasi ngayon, spring allergy talaga ang lumalabas. Kahit ako, guys, at saka isa pa, ano sila, type blood ko sila. So, pag may sakit si mami, may sakit din yung dalawa. Simula nung nag-aral na yung isa kong anak, yan talaga tagadala ng bakterya dito sa bahay. Ewan ko, buti pa nga noon na hindi nag-aaral yan kasi hindi siya nagkakasakit. Ngayon na nag-aaral siya, nako, halos every week siya ubo sipon. Hindi ko nga alam kung bakit. Siguro sa weather din, sobrang lamig. Tapos minsan, umiinit na naman. Tapos lalamig na naman. Parang ganun ba? Napaka-allergic ng panahon. Ganun. So, ayan, okay na siya, guys. Okay na yung si baby, yung eyes niya. Wala akong may nilagay sa kanya. Always clean lang. Everyday shower. Pati yung sa atopic eczema niya, guys. Wala rin akong everyday shower. Pero hiyang yata siya sa coconut oil.
Yes, coconut oil here. Ayan yung eye discharge, guys. Huwag kayong matakot, huwag kayong mapanik. Ayan. So, pero after 2 days, o kaya ano, after 2 days, pag talagang namamaga na talaga yung mata ng anak nyo, tsaka ang dami-daming lumabas na mga eye discharge, sa mga yellowish, pumunta na kayo, magpa-consult na kayo sa doctor. Ayan. So, kasi sa anak ko kasi, ano lang siya, hindi siya masyado, ano, hindi naman masyadong maramihan. Ayan guys, so I hope na may natutunan kayo dito sa aming eye discharge na situation. Ayan, so huwag kayo magpanic. It's normal lang sa mga, like for example, maalikabok, ayan, tsaka siguro napakainit ng bahay namin, may heater, tapos tawag dito yung sunlight ba, nasa bintana talaga siya, sa sobrang init talaga ng bahay namin, kahit na nagwi-winter. So, siguro, anong tawag dito, basta Tagalog yun, basta tawag ng silong, parang usbong ng init sa katawan ba? Yung nag-usbong na, ano ba tawag yan? Ewan ko, basta yan lang sa Tagalog, yung ano ng init sa katawan, yung lumalabas, yan. Lumalabas ng init sa katawan mo. So, parang siguro na, ano siya, na parang, ewan, affected siguro yung sa mata niya, nag-ano siya, eye discharge. Tawag din nila dun daw, sleep. Sleep din daw. Sleep, eye discharge or sleep. So, parang morning glory or eye boogers, ganun. Morning glory, eye boogers, pero marami siyang lumalabas. So, eye discharge. Pero hindi siya, try ko nga siya guys na ano, idikit sa mata ko. Wala, kaloka. Kasi sabi nila guys, hindi daw siya mawawala pag hindi kayo mauubos lahat. Yan ang sabi nila. So sabi ko, sige na nga lang para matapos na to. Tapos nainis na ako kasi ubo din ako ng ubo, sipon ng sipon. Basta sabi ko, sige na nga para isang ano na lang. At inano ko sa guys, tapos nilagay ko dito sa mata ko. Pero naramdaman ko siya guys na kumakati yung mata ko, tapos pero hindi ako hindi ako nag-eye discharge kahit na pinunas ko siya, kasi kasi everyday ako naghugas ng face ko with cold water. So siguro yun, naisip ko, sa init siguro yun, kasi lagi ako naghilamos ng cold water. So hindi ako nanuhan ng eye discharge. Iba din kasi ang sore eye. Sabi daw naman, na-search ko, hindi naman daw siya ano ba tawag yun sa Tagalog? Yung hindi makalalaton. hindi spreadable. Hindi maano sa iba, yan. Hindi daw. So, ewan ko, basta sa akin, nilagay ko din sa mata ko para matapos na kaming lahat. Sa asawa ko lang hindi. Yung asawa ko dito natutulog sa kwarto ng anak ko, separate, kasi may mga sakit kami. Ako, siya, tsaka yung isa kong anak. Tatlo kami may sakit, siya lang ang ano. Tsaka fasting siya, so magda-down talaga yung metabolism niya pag magsabay pa siya sa may mga sakitin. Ayan. The baby like it. Did you like it, baby? Here I am. How do you do? Num num finger, num num finger. I'm a meibum. So, ayan guys, until here lang ang aking vlog. Ayan, salamat. Thank you so much sa inyong pag-support. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, ayan, please naman, help us. Please kindly subscribe to our YouTube channel. Ayan, thank you so much guys. See you in our next vlog. Ayan, padidiin ko muna si baby. Ayan, tsaka mag-lunch na rin kami. Ayan, say bye-bye to them, baby. Ashka! Bye-bye, kudit! Bye-bye! Ito talaga, guys, ang aking kaligayahan every day. Kahit di ako makalabas, bahala kayo dyan. Basta magkasama kami. Sarap lang ng baby, guys. Feel na feel ko talaga. As in, sobrang sarap ng baby.
Yung pinaka masaya at pinaka ano na hindi mo pa naranasan sa buong buhay mo pag may baby ka talaga, as in, oh my god. You are my dessert. Chuk chuk tat le bebe. You are my dessert. Ayan. Kaya bawal siyang stress, guys. Kaya kailangan happy lang lagi si baby. Happy baby, happy mommy. Ayan. Bye-bye, guys.